ibang klase ng mga tao. Merong mga simple at elegante, kagaya ni Martin. Meron din namang mga sporty, gaya ni Stanley. Sporty, linawin mo. Kaka-29 ko lang eh. Kakakaya sa mga tao. Talaga. Kagaya ng mga sasakyan na katabi namin. Gaya ng Geely Coolray at ng Cherry Tiggo 7 Pro. Na pareho ang presyo. Magkano? 1,198,000 pesos! Bigyan ng jacket! Samahan nyo na ng CD pati livery! Ang tanong, alin dito sa mga Chinese-made crossovers ang bibili nyo kung may ganun kang budget? This is Martin Aguilar, the content editor of PhilCoche.com. And I'm Stanley Chi, ang senpai sa turubuhan ng PhilCoche.com. At naniniwala ako sa kasabihan na PhilCoche is the number one car portal in the Philippines. May ganun bang kasabihan? Maniwala ka sa akin yun ang nagpapasweldo eh. Oo nga pala. So yun naman, no? Kung gusto nyo makita yung complete specs and complete prices and variants itong Geely Coolray at ng Cherry Tiggo 7 Pro, punta lang kayo sa PhilCoche Car Guide section. Click the link below here. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and click the bell icon for the latest updates. Help us reach 300,000 subscribers by the end of the year. Ano, tara. Okay. Kumpara na tayo. Dito, ito. Oh. Sige, dyan ka. Dito okay. Ako. Hi fans! I miss you! Kumusta na kayo? Alam nyo, kaya ako MIA kasi sumusunod kami sa mga safety protocols. Sumusunod kami rito sa batas. No? Pero na-miss ko rin naman kayo. Tsaka, alam nyo naman, marami kaming host dito. Andyan si Fat Atom, si Tomtom, tsaka si Joaquin Bordado. Pero wala kaming host na rin. Okay? Pero na-miss ko rin kayo, kaya simulan na natin ang pagre-review. Front exterior, merong expanding Cosmos grille with red trimmings. Tapos dito naman sa black cladding, meron tayong medyo mala-carbon fiber na texture. May sensors and LED headlights all over. Oo nga pala, baka magkalimutan. Meron tayong camera sa taas ng logo. Very sporty ang datingan ng sasakyan na to at napakaangas. As in, formang-forma to. Para sa mga sporty na tao. Hindi sporty, sporty. So dito naman tayo sa front ng Cherry Tiggo 7 Pro. Kung kanina, yung Geely Coolray has a sporty and aggressive appeal, iba naman yung vibe nitong Cherry Tiggo 7 Pro. It has this classy and premium vibe appeal. Tapos, kung makikita nyo rin, meron siyang maangas na looking na headlights. It's actually Matrix LED. So ano nagagawa ng Matrix LED headlamps na yon? It automatically adjusts yung throw ng ilaw, pati yung high beam and low beams, pagka may mga pasalubong na kotse sa'yo. Tapos further down here, wala siyang fog lamps, pero meron siya nitong shark fin-like daytime running lights, which is also in LED. Maganda yung nagagawa ng LED daytime running lamps kasi it adds a sort of striking appeal dun sa overall front ng Tiggo 7 Pro. Tapos meron din siyang angular bumper, which complements the overall front of the car. But for me, ang nagsa-standout most dito sa front ni Tiggo 7 Pro is itong grille design. It has this unique appeal, eh. Para siyang 3D-like effect, which makes the front of the Tiggo 7 seems to be floating pag tinignan mo sa harap. Tapos, mapapansin nyo rin, yung cherry emblem dun sa harap is parang yun yung leader nitong mga tao dito na nakatayo. So parang ganun yung imagination na nangyari. So overall, kung yung Coolray has a sporty and aggressive appeal, itong Cherry Tiggo 7 Pro has a classy and premium vibe. As you can see, wala kayong makita. Umabot yung black cladding hanggang makina. It has a 1.5-liter 3-cylinder engine na may 177 horsepower and 255 Nm of torque. Meron itong wet dual clutch 7-speed transmission. Wet yan ha, basang-basa, hindi dry. Kita nyo yung makina, parang galit na galit. Mas malakas pa, paborito nyo by... So the Cherry Tiggo 7 Pro is powered by a 1.5-liter gasoline engine that delivers 145 horsepower and 210 Nm of torque. The engine is mated to a 9-speed CVT. So meron din siyang two driving modes, which is Eco and Sport. Sa gulong,
maangas-umangas pa rin ang datingan nito, parang Ninja Star. It's an 18-inch, two-tone, turbine-inspired alloy wheel. Ano yung sabihin ng turbine? I-google nyo na lang. Turbine na hindi turbo, saka hindi rin concubine. Disc brake sa harap at likod. Parang Ninja Star talaga eh, oh. Ang angas. So this car is fitted with a 18-inch alloy wheels. Dual-tone din siya, which adds flavor and style points dun sa overall look ng kotse. Tapos yung two-tone na itsura ng alloy wheels goes well dun sa black cladding nakakabit sa gilid ng Chery Tiggo 7 Pro. Tapos when it comes to braking power naman, the Chery Tiggo 7 Pro is equipped with disc brakes dun sa apat niyang gulong. So overall, masasabi natin sa gulong is okay siya and it complements the whole side profile ng Chery Tiggo 7 Pro. Side profile, meron tayong tatlong distinct character lines. 1, 2, 3. Yung side mirror, meron carbon fiber na texture, tapos integrated na yung signal lights at meron tayong camera dito. So, pangalawa, pangatlong camera na to, ha. At meron tayong roof rail, meron tayong chrome trimming dito. Yung pillar sa likod, pinagmumukha niyang floating yung bubong. At dahil S variant to, meron tayong S logo. S for Suplado or Stanley. Hindi Renza, Stanley. Ang overall impression ko dito sa side profile ng Coolray is gilid pa lang, mukhang mabilis na. Actually, nung dinrive ko to mula Manila hanggang Quezon City, sa sobrang bilis, yung kaluluwa ko naiwan sa Manila. So dito naman tayo sa side ng Chery Tiggo 7 Pro. Kung makikita nyo, yung side ng Tiggo 7 Pro is a bit tamer as compared dun sa side pattern ng Geely Coolray. Kung sa Geely Coolray, masyadong maangas yung character lines, dito sa Tiggo 7 Pro, it's sort of tinone down ng onte. Pero hindi naman naiiwan behind itong Tiggo 7 Pro. As you can see, ito pa rin yung sharp character lines that extend from the front hanggang sa likod na makikita nyo rin dito sa baba, sa taas nitong black cladding and silver accent dito. Tapos when you move here sa taas, makikita nyo rin siya na meron siyang chrome accent which adds, again, flavor and accent doon sa buong side profile ni Tiggo 7 Pro. Tapos dito, meron din siyang roof rail which is sort of nagiging standard na sa mga crossovers natin today. And then add ko lang din, no, yung black cladding pala is also sort of a standard feature na naikita na rin sa ibang mga crossovers dito sa local market. Tapos when you move further back, makikita nyo rin dito na si Tiggo 7 Pro has a floating roofline, no? So parang kamukha siya nung nakakabit dun sa Geely Coolray. So isa sa standout feature ni Tiggo 7 Pro as compared dun sa Geely Coolray is yung size. Kung titignan natin yung numbers, the Tiggo 7 Pro is 170mm longer as compared kay Coolray. Tapos 29mm din siya wider as compared dun sa Geely subcompact crossover. And then yung wheelbase ni Tiggo 7 Pro is 70mm longer than the Geely Coolray. So what does this tell you? It tells you that the Tiggo 7 Pro offers more space and offers more interior comfort for you guys. Okay, dito tayo sa likod. Alam nyo, parang hindi ata alam ng Geely yung ibig sabihin ng kasimplihan dahil puro burlolo ito at puro angas yung datingan niya kasi mula sa spoiler na mukhang lagayan ng plato hanggang sa dalawang logo ng Geely dahil baka makalimutan nyo na Geely itong sasakyan na ito. 1, 2. Tapos may camera dito. May mga sensors para hindi kayo mahirapan pag nagpa-park. At ang taillights natin, syempre, LED all over. May black cladding pa rin with the carbon fiber na texture sa ibaba. Tapos may apat na exhaust tips tayo. 1, 2, 3, 4. Na gumagana. At meron tayong diffuser sa likod. Ayan, oh, yung buong yan, diffuser. Yung mga kasama ko, paupo-upo pa ng ganyan, nagpapakyot. Sa akin, hindi. Ganito. Para ipakita ko sa tatlong maluwag sa loob. 330 liters ang kasya sa loob na parang pag pinagsama-sama mo yung limang malalaking travel bags. Tapos pwede nyong itupin yung upuan sa likod para mas lumuwag pa. So dito naman tayo sa rear ng Chery Tiggo 7 Pro. Kung makikita nyo, kung yung harap ni Chery Tiggo 7 Pro has a striking appeal, dito naman sa likod, it's more of like a tame version eh. Para na siyang more of leaning towards the classy and premium side ni Tiggo 7 Pro. Meron siyang LED taillights na appears like one seamless connection kasi dahil dito sa bar na nakakabit. Meron din siyang spoiler which adds sporty appeal dun sa overall look ng kotse. Tapos sa bandang taas, meron siyang shark's fin antenna.
Then moving further down, meron siyang wide and muscular bumper, no, which adds thickness dun sa buong overall na kotse. Tapos when you move further down, nandito yung black cladding pa rin na makikita nyo na from front side up to the rear, nag-extend siya dito. Tapos meron siya ditong parang dual exhaust pipes, pero hindi to functional eh, yung dalawang nakikita nyo doon. Hindi siya functional, so medyo formatism yung dating niya. Yung pipes niya nasa ilalim talaga. Meron din tayo ditong camera, which gives you a better view pag umaatras ka. So especially pag nagpa-park. So yun, kung ikukumpara natin, the Tiggo 7 Pro, like nung harap niya, has this classy appeal, no, na may saktong swag lang. Nalibigay nung spoiler and nung konting pitik nung mga details like the shark's fin antenna. Ngayon, kung ikukumpara natin siya uli kay Cool Ray, si Cool Ray wala eh, yung likod niya sobrang sporty eh. Pero dito, it's a different personality, it's a different, parang it's a different person all in all pagkadating mo kay Tiggo 7 Pro, which yun nga, has this classy and premium vibe appeal to it. So, tingnan naman natin yung trunk space ng Tiggo 7 Pro. Uy! Maluwag eh, maluwag. Kala ko ba Cool Ray? Sorry. So, yun, no, kita nyo naman kung gaano kaluwag yung cargo space ni Tiggo 7 Pro. Kasya ang isang Stanley sa likod. Yun, nakatayo pa yung rear seats niya on the second row, ah. Pagka fold down mo yung rear seat, sabi ni Cherry Auto Philippines, yung total cargo space mo will equal to 1,500 liters. So, ano malalagay mo doon? Actually, marami. Isa doon is kung mahilig ka mag-bike outdoors, pwede mo isaksak yung bike mo dito, pati kung ano-ano pang camping gears na pwede mong ilagay. Kasi ganun nga siyang ka-spacious. So, yun nga, yung bigger dimensions ni Tiggo 7 Pro is coming at play dito when it comes to cargo space. Kung i-compare mo siya doon sa Geely Cool Ray. At syempre, meron siyang power tailgate! Wow! Galing! Sumara! Mag-isa! Wow! Sa harap, yung steering wheel niya, flat yung bottom para sa mga matatambok ang kita. May logo ng Geely, tapos sa kanan, andito yung audio controls. Sa kaliwa, cruise control. Tapos yung paddle shifters natin, nandito na rin sa manibela. Meron tayong digital instrument cluster na malaki at ang ating infotainment system natin, panoramic. Kasing iba, 16x9 ito. Mahaba, parang BBC. Big Black Console. Ayun, ano naman iniisip nyo? Wala lang tong Apple CarPlay at Android Auto, pero may Bluetooth capabilities. Kaya okay lang mag-Bluetoothan kayo buong araw. Yung aircon niya medyo malakas, may tactile buttons para madaling kapain pag nagmamaneho ka. Kaysa naman yung titingin-tingin ka tapos tsaka magpipindutin. Okay na to, kapaan. Medyo maliit ang cambio, yung drive mode niya, push button, tapos yung automatic parking assist, andito rin. Tapos may lagayan tayo ng card, meron tayong cup holders na kung mas malaki yung baso nyo, eh, pwede nyo tanggalin. Tapos ito, lagayan ng cellphone. Pag binuksan nyo to, pwede kayo maglagay ng iba pang gamit. ID, kung ano man. May red trimmings, black and red leather. Very social lang datingan ito. Sa driver seat, electronic ang adjustment, pero sa passenger seat, manual. Ang dashboard natin, hindi rin simple. Red leather with red trimmings. Tapos dito, brush aluminum finish. Ang kinis, parang hita ng girlalu. Ang overall look dito sa harap, walang kasimplehan. Talagang hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng simple. Sobrang daming burlolay at ang daming nilagay na kung ano-ano ng Geely. Sulit na sulit ang bayad. So dito naman tayo sa interior ng Cherry Tiggo 7 Pro. It has a dark interior theme, no? So yung pinakakulay ng dashboard niya ay ng likod is black. Tapos dito sa harap, meron siyang leather-wrapped steering wheel with audio-mounted controls, pati controls for the cruise control. Tapos pag tumingin ka sa harap, andun yung 7-inch na digital instrument cluster niya. So it's nice kasi sharp yung images na binibigay niya sa'yo. It's crisp, tapos it gives you essential vehicle information on the go. Tapos ma-access mo siya dito sa controls na nakakabit sa steering wheel. Dito tayo sa gitna, meron tayong 10.25-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Mirror Link for Android. When you move further down, meron siya ditong maala Mercedes type na controls for the aircon, no? So touchscreen siya, which is nice kasi it adds this modern flair dun sa buong interior ni Tiggo 7 Pro. Tapos what stands out most din dito sa loob ni Tiggo 7 Pro is yung wireless mobile charging niya, which is for me, it's a
it's a win-win eh. Kasi ngayon naman, most of us travel with our smartphones and kailangan natin parating loaded with batteries, diba? Kasi we want to be connected even on the go. So yun, malaking plus siya na nakakabit dito sa Tigo 7 Pro. Tapos meron din siyang electronic parking brake and then electronic gear shifter and then auto brake hold. So yun nga, ang only downside lang na nakita ko dito sa gitna is naka-piano black accent yung console dito. So kung mapapansin nyo, meron na siyang mga onting gasgas. So yun yung downside ng piano black eh. No? Nagbibigay siya ng konting texture, ng konting flavor dun sa dashboard mo or sa center console mo. Kaso nga lang, pagdating ng panahon, naalala ko si Aiza Siguera. So yung center console niya is in piano black. So katagalan, yun nga, magagasgas siya. And then yung seats niya is leather tsaka may tahi-tahi na accent. So ika-add siya ng premium feel dun sa loob ng kotse. So isa pang maganda dun sa seats niya is yung driver and yung passenger ay electronic na adjustments nung upuan. So dito naman sa ilalim nitong console na to, no, merong USB ports. One is yung para sa Apple CarPlay. And then yung isa para dun sa USB na simple, na sasaksakan mo ng cable para kung yung phone mo is hindi pa compatible with the wireless charging. So covered ka pa rin ni Cherry dun. So dito naman tayo sa door panel ng Tigo 7 Pro. No? Meron din siya nung brushed aluminum finish na kamukha nung nakakabit kay Cool Ray. The only difference is yung nakakabit dito kay Tigo 7 Pro is darker. Isa pa pala. Yung headliner nito ni Tigo 7 Pro is in white-gray type. So yun, no, pagkatagalan, mas dumihin siya compared dun sa black. Pero yung color na to, ginagawa niya interior na mas maluwag sa paningin. So, no, so mas maluwag siya sa mata. So yun, yun yung nabibigay niya sa'yo. Sa likod, meron tayong panoramic sunroof. Wala tayong aircon vent sa likod, pero may saksakan ng USB. Ayan, no, tapos may lagayan tayo dito ng mga gamit. Leather seats all over, red and black with red trimmings. Tapos meron tayong ISOFIX tether, may armrest at cup holders. Pagka kayo eh magkakape. Yung luwag niya rito sa likod, I think bagay pang dalawang tao tsaka isang maliit na bata. Kasi eto ang height ko, 5'6". Pag sumandal ako, hindi na ganun kalawak yung space niya. Overall dito sa likod, okay naman. Hindi masyadong maluwag pero hindi naman masikip. Okay, so ito tayo sa second row seats ng Tigo 7 Pro. Kung mapapansin nyo, ang luwag nung legroom niya and nung headroom niya. For a guy like me that stands 5'5", I can say na maluwag talaga yung likod. So yun yung isa sa perks na mabibigay sa'yo ni Tigo 7 Pro. Tapos, okay din yung pagkakalagay dito ni Cherry ng rear aircon vents. So para mas optimum or para mas mabilis lumamig yung cabin mo, especially pag naiwan mo siya sa open parking space. And then what's nice din, meron pa rin siyang USB port dito para meron ka pa rin pang charge sa smartphone mo pag dito ka nakaupo sa likod. Another thing that stands out dito sa loob ni Tigo 7 Pro is yung panoramic sunroof niya. Meron ding ISOFIX itong Cherry Tigo 7 Pro. Tapos, isa pa, meron din siya ditong armrest na nagdo-double na cup holder. So, pwede ka maglagay ng drinks mo dyan while traveling pagka dalawa lang kayo dito. So, overall, no, this second row seat can fit up to 3 individuals. Pero for maximum comfort, maganda kung dalawa lang kayo dito para masulit nyo yung pagkaluwag. So, yun nga, overall, yung interior ni Cherry Tigo 7 Pro gives you a premium and classy vibe. Dina-drive na natin yung Geely Cool Ray. Meron tong tatlong mode. Standard, Eco, tsaka yung Sporty. Ma-maximize natin yung power delivery kapag naka-sporty mode ka. Alam nyo, kahit na 3-cylinder lang ang makina nito, huwag nyong i-ismolin kasi nga, napakabilis. Maganda yung response ng transmission nito. Swabing-swabe. Ang sarap i-drive. Yung steering wheel niya, hindi ganun kabigat, hindi rin naman ganun kagaan. Sakto lang. Hindi ka mahihirapang i-drive to sa city roads kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung sasakyan. Yung suspension niya, ayos naman, medyo matigas ng konti pero hindi naman maalog sa loob. Yung fuel efficiency niya, nakakuha kami ng 17 kilometers per liter sa highway. Sa performance, hindi ka bibitinin itong Geely Cool Ray kasi turbocharge itong makina niya. Kaya kung gusto niyo ng performance-oriented na subcompact crossover, then go for the Geely Cool Ray. Hindi ka bibitinin pagdating sa turbuhan. Ang sarap pang sakyan. Etong Geely Cool Ray may active park assist.
Just press the button and follow the instructions na makikita nyo sa console. Alalay lang sa preno, pero yung sasakyan na ang magpa-park at magbe-brake para sa'yo. We're now driving the 2021 Chery Tiggo 7 Pro. Ang una ko napansin dito is ang gaang ng steering wheel niya. Ang dali niya iliko and beneficial siya lalo na pagka i-drive mo siya within the city. Also, isa pa naming nakita dito is maganda yung engine response niya. Wala siyang delay and yung transmission niya is smooth. No? Tapos maganda din yung kanyang throttle response, which gives you confidence especially when you want to overtake slower vehicles up front. Yun yung nabibigay niya sa'yo. When it comes to ride comfort, maganda yung binibigay sa'yo ni Tiggo 7 Pro. It absorbs road impacts within reason. No? So magiging comfortable yung sakay mo sa loob, hindi naman siya maalog at hindi rin naman siya sobrang smooth, which is sakto lang for a crossover. But since it comes with a 9-speed CVT, yung engine revs niya is at the low. Eh, no? So if you're looking for fuel efficiency, magbibigay din sa'yo yun ni Tiggo 7 Pro. And speaking of which, nung dinrive namin to sa open highway, nakakuha kami ng fuel economy na 15.4 kilometers per liter. Tapos around the city naman, nakakuha kami dito ng 9 kilometers per liter. So kung naghahanap ka ng people hauler na practical when it comes to space and fuel efficiency, no, itong Chery Tiggo 7 Pro can give you that one. So yung 10.25 infotainment touchscreen ni Tiggo 7 Pro comes with a 3D view. Ang binibigay nyo sa'yo is a 360 degree view ng kotse mo. So palibot meron kang camera angle. So that gives you better visibility and binabawasan niya yung blind spots mo para mas mamaneuver mo safely yung sasakyan. Ayan, nakita niyo na yung Geely Coolray at yung Chery Tiggo 7 Pro. Bahala na kayong mamili kung alin dito ang gusto nyo. Kung gusto nyo ng mga maporma, agaw pansin na masarap i-drive at masarap sakyan, dito tayo sa Geely Coolray. Pero kung gusto nyo ng comfort, ng space, and then ng classy appeal sa isang kotse, punta kayo dito sa Chery Tiggo 7 Pro. So there you have it. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai pagdating sa turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang content editor ng philcoche.com. Don't forget to like and subscribe. Tulungan nyo kami magkaroon ng 300,000 subscribers by the end of the year. So paano ba yan? Kita-kits sa next video. Bye! Thanks for watching! Don't forget to subscribe to Philcoche, the country's number one online car portal.